Welcome sa panibagong episode na naman ng programang Urbulyo Ko, Baliwaan Ko. Sa araw na ito ay samahan niyo ako na alamin at tuklasin kung bakit patuloy sa pag-usbong ang bayan na ito na kilala bilang isang rice trader and rice producer of the town. Halina tuklasin natin ang masagalang bayan ng Libmanan! Ang bayan ng Libmanan ay isang mayaman na lugar kung saan napapalibutan ito ng mga nagagandahang dagat, ilog, bundok at maging sentro ng kalakalang pangkabuhayan. At alam nyo ba na sa probinsya ng Camarines Sur, ang Libmanan ay ang natatanging bayan na mayroong pinakamalaking bilang ng populasyon at mga barangay. Sila ay mayroong humigit kumulang na 75 na barangay dito. My theory is galing sa definition ni Fray Marcos, galing sa Libngan. Libngan means a place located near the river or the slope of a mountain. And kung titingnan natin ang topography ng Libmanan, of course, katabing-katabi ng ilog, ng Bicol River. Napakayaman ng Libmanan at napakataas ng populasyon ng Libmanan. Maliban dyan, ang bayan ng Libmanan ay pumapangalawa rin sa mga bayan sa loob ng Camarines Sur na mayroong pinakamalaking area ng lupa na nakapagbibigay kabuhayan sa mga residente dito sa pamamagitan ng pagsasaka ng mga produkto. Rason para sila ay taguriang rice trader at rice producer. Kung makikita po ninyo ang Libmanan ay ang rice granary before used to be of Bicol or Camarines, the province of Camarines Sur. At sa programa po ni Mayor Jess ay isa ito sa priority niya sa agriculture na napakayaman ng Libmanan sa natural resources. Mga priority programs po ni Mayor ay itong agriculture development na hindi lang doon sa level ng production. Kailangan yung production ay maikabit doon sa merkado or sa market. Kaya aktibo din po si Mayor Jess at ang local government unit ng Libmanan sa Metro Naga Development Council. Sa patuloy na pagbibigay tuon pansin ng LGU Libmanan pagdating sa sektor ng agrikultura at pangkabuhayan, hindi rin mawawala ang mga proyekto nito para sa usapin ng turismo sa kanilang lugar. Karamihan po dito sa Libmanan ay mga nature tourism, gaya ng Encanto Falls doon sa Bicol, yung Herodes Falls na binabanggit ni Mayor Jess, yung sa Bagamilon, doon sa Puro Beach, Kalabanig Island, doon yan sa Bahaw. So magagandang mga potentials talaga na dinadayo na din. So pagdating sa turismo, social services, mga cultural events. Actually, lahat ng events dito ng LGU, pinapaigting natin, ginagawang mabuti yung plano para sa promotion ng turismo. Ano po? So kami naman sa Sangguniang Bayan, headed by the Vice Mayor Jerry Tendero, kami po lahat sumusuporta sa lahat ng uri ng programa na inilalabas po ng ating butihing mayor. Destinations ba ang hanap nyo? Halika na! Dito sa Barangay Bahaw, Bayan ng Libmanan, probinsya ng Camarines Sur. Sa mga patuloy na dinarayo ng karamihan ngayon dito sa Libmanan
ay ang Tanyag na Puro Beach Resort na bagamat mahirap marating para sa iilan, patuloy pa rin nagagawa ng paraan upang makita at ma-experience ang malaparaisong ganda na meron ang Puro Beach. Actually po, naghahanap talaga kami ng beach na pwedeng puntahan this summer. And then, yung isa naming friend, siya sa Facebook. So, nakita lang namin sa post. Kung go ka po sa adventure, so go yes, kayo sa Puro. Worth it po talaga. Kaya naman, kung ang hanap nyo ay kakaibang experience this summer, perfect na perfect ang lugar na ito para sa inyo. Pagyaon ka po di yung mama, mamamangha ka di tagaroon ni Sarong Paraiso, na nakatagong paraiso, na malinigong po ang tubig, nahilay mo po nindo, na malinawon. Summer na naman po, kung hara-hara ni Mala po kamo dyan, ang Puro Beach po, welcome na welcome po kamo di, pasyar po kamo di. Magayon ang view, malinaw ang dagat, friendly po ang tao dyan. Hindi lang yan, ang bayan ng Libmanan ay mayroon ring mga falls, running water, at ang kilala ngayon na religious destination sa kanilang lugar, ang Pillars of Saints at Bulalakaw Hills na kasalukuyang patuloy na inaayos at pinapaganda ng lokal na gobyerno ng Libmanan. Ang mga programa at proyekto na tunay ngang nagpapaangat dito sa Bayan ng Libmanan, halina't kilalanin natin ang kanilang servidor. So ngayong umaga, makakasama natin si Mayor. Mayor, magandang umaga. Ako po si Jane. Hi, magandang umaga, Jane, at magandang umaga po sa mga nanonood. Yes po. Sa pagkakataon pong ito, ay iniimbitahan ka po namin na magpakilala sa ating mga tagapanood at ibahagi sa atin kung gaano na po kayo katagal na naglilingkod bilang isang public servant. Well, thank you very much. Ako po yung nag-umpisa bilang executive assistant, 3 taon. Naging municipal administrator din 3 taon. At tayo ay nagtrabaho din sa provincial government of Kamsur, 4 taon. At pagkatapos noon, 6 taon po tayo naging municipal councilor, Sangguniang Bayan. Pagkatapos niyan po, 2 taon tayo sa Congress bilang chief of staff ni Congressman Elroy Villaferte. At ngayon po, nasa 2 taon bilang bagong halal na punong bayan ng Bayan ng Libmanan. So medyo matagal-tagal na po ano, Mayor. So, totoo po yan. Sa likod po ng masaganang bayan ng Libmanan, alam natin na kaakibat ng mga matagumpay na proyekto at programa ng tunay ngang nagpapaangat dito sa inyong bayan. Well, ang una-una ko pong ginawa nang ako'y maupo, inimbitahan ko po yung regional tourism officer at saka yung pong pribadong sektor na nangangalaga ng tourism development sa buong Bicol, dinala ko sa Libmanan. Kasi sa totoo lang po talaga, wala akong naabutan na anuman na konkretong programa with regards to tourism development sa bayang ito. So ang ginagawa namin, nag-audit kami ngayon, ano ba yung mga potential, and kinakausap namin po yung mga potential sa tourist destination na makipag-coordinate po sa amin at saka sa Department of Tourism upang matulungan kung ano po ang pwedeng gawin ng local government para maging competitive po sila at dayuhin ang Libmanan na sa ngayon nangyayari na po, ongoing na. So pagdating naman po, Mayor, sa aspeto ng health and education, kumusta naman po ang mga programa para sa usaping ito? Well, pagdating po sa health, isa po yun sa pinaka-priority sector na talagang tinutukan ng ating administration at the beginning of my term. Nung July 1, ay humarap ka agad ako sa Sangguniang Bayan at sinabi ko sa kanila, ay nakiusap sa mga Sangguniang Bayan members na ipasa ka agad yung ordinansa na mag-i-establish ng isa pang RHU, yung RHU po sa Barangay Mambolo Nuevo. At agad kong pinunduhan po yung pag-completion ng RHU 3 na nasa coastal and upland barangays
para po mabigyan natin ng pagkakataon na yung mga kabarangay natin, kababayan sa Upland and Coastal Barangay, eh, mabigyan po ng servisyo medical at saka health, other health services. Pagdating naman sa edukasyon, marami pong pondo ang special education fund na hindi po nagastos. Yun ang tinutukan ko kaagad po na bago natapos yung fiscal year 2022, pinakinabangan na po ng mga eskwelahan yung pondo na tulong po mula sa local government ng Libmanan. So, pagdating po sa usapin ng infrastructure development, anong mga proyekto ang naipatupad na dito at kasalukuyan na ngayong nakikita at napapakinabangan ng mga residente dito sa inyong bayan? Well, karamihan po sa Libmanan is farm to market roads, rehabilitation ng mga kalsada. Kaya ang ginawa ko po, in my first 100 days, nakumpleto kaagad po yung concreting at saka rehabilitation sa poblasyon, dalawa pong kalsada yon. At saka yung pong bagong bayan, nakumpleto na din po, makikita niyo po yung kalsada at saka yung rehabilitation po ng tulay sa kandato. Nabigay din po tayo ng 75 barangays, tagti 300,000. So, for the first time, dito lang po yan nangyari sa administrasyon ko, 22.5 million. Lahat pong 75 barangay sa amin ay may proyekto ang local government of Libmanan. Pagdating naman po sa social and services. Well, siguro popular naman yung bayan ng Libmanan. Kami lang po sa buong Camarines Sur ang namigay ng bawat senior citizen mula sa pundo ng bayan namin, tago 1,000 pesos. 10,600 na senior citizens, tago 1,000 po, that is 10.6 million. Na for the first time, naramdaman po ng ating mga senior citizen ang pagmamahal ng local government sa pamamagitan po ng pinabigay natin na regalo sa kanila. Senior citizen ay isang malaking parte din dito sa ating komunidad. Nakiusap din po ako sa regional office ng Department of Social Welfare and Development na maging bahagi po ang Libmanan doon sa Cash for Work. So 75 barangays tumanggap po ng mga Cash for Work, 3,400 bawat isang tatrabaho bilang tulong po sa mga na-displaced at pagkatapos ng pandemya na matulungan po sila kahit pa paano madagdagan po yung income nila. No, ano pa po mga plano o programa na patuloy ninyo na isusulong sa ilalim ng inyong administrasyon? Kanina, nabanggit ko po yung tatlong sector, yung social services, health at saka agriculture. Ang agriculture po, yun ang isa pa sa tinututukan natin at linggo-linggo po namimigay tayo ng tulong, livelihood assistance, namimigay po tayo ng mga palay, yung certified seeds, mga abono, and nabigay na rin po tayo ng mga kalabaw, kambing, itik, at kung ano-ano pa na nire-request po sa atin, hinihingi ng ating mga kababayan. So, ang mga ongoing projects po namin is completion ng mga farm-to-market roads. Magpapagawa tayo ng archive building, magpapagawa tayo po ng mga multi-purpose building para sa mga opisina ng bayan ng Libmanan. And humihingi din po tayo sa national government ng mga tulong sa bahagi ng kinatawan po ng ikalawang distrito at ng ating gobernador na ma-augment po yung pondo ng bayan ng Libmanan para masuportahan po natin yung mga kahilingan ng mga barangay tulad ng mga covered courts, school buildings, multi-purpose hall, rehabilitation po ng mga daycare center, health center, at yung mga barangay na hindi po kayang pondohan ng pondo ng lokal na gobyerno. So tayo po ay nakikipag-usap sa ating mga national government agencies na matulungan po tayo sa pamamagitan ng local government support funds. At nangyayari po yan ngayon. Kaya medyo masaya po kami dahil nagbubunga yung aming mga pagsisikap, pagtutulungan ng Sangguniang Bayan at sa Office of the Mayor na makuha po natin yung mga hinihingi natin sa national government. So, mensahe naman, Mayor, para sa inyong mga constituents dito sa Bayan ng Libmanan. Well, ang mensahe ko lang po at pinakikiusap ko lagi, bigyan yung pagkakataon po itong administrasyon ko. Hindi lang po ako, yung mga Sangguniang Bayan members at mga department heads, marami po kaming mga pagbabago na kailangan magsakripisyo tayo. Unang-una po, yung mga pinapatupad namin ng mga patakaran ay hindi naman po para sa akin yun, para po sa mga kababayan natin sa Libmanan. Kaya ang pakiusap ko po, sana suportahan nila yung mga programa na yun po ay alinsunod naman sa ating executive legislative agenda for 3 years at saka yung mid-term development plan for 9 years. So doon po yun na nakatutok na hindi pa nagawa po ng mga naunang umupo at gagawin po natin yun ngayon sa tulong po ng mga mamamayan. So, kailangan po talaga, yun ang apel ako sa mga kababayan ko sa Libmanan, lalong-lalo na din po, paminsan-minsan,
may mga kritiko tayo, unawain po ninyo na ginagawa po natin para sa bayan ng Libmanan nito. Ayan. So, maraming salamat, Mayor. Maraming salamat po sa inyong time na kami mapaunlaka na kayo'y mapanayam ngayong araw. Isang malaking karangalan po na mabigyan po tayo ng pagkakataon. Maraming salamat po. Thank you, Mayor. Ito po ang iyong lingkod, Mayor Jess Tamara ng Libmanan, Camarines-Sur. Ansa indong servidor. Talaga namang nakakamangha ang mga proyekto at lugar na ibinida natin ngayong araw. Dito makikita ang pagpupursige at dedikasyon ng taong tunay na nagpapahalaga sa kanyang nasasakupan at bayan. Matapos nating ibida ang bayan ng Libmanan, hangad ko ang bagong kaalaman na inyong natutunan. Patuloy nating tangkilikin at ipagmalaki ang mga bagay na tunay ngang nakakapagpangat dito sa ating bayan. Muli, upang patuloy na maging updated sa mga susunod pang lugar na bibisitahin kasama ng BHTV, you can follow us through our social media accounts, Facebook and YouTube channel, BHTV News Philippines. Malay nyo, lugar nyo naman ang susunod naming ibida. Ito po si Jane De Guzman. Kita-kita tayo hanggang sa susunod nating episode dito lang sa nag-iisang online TV show sa BHTV, your social media TV. Ito ang Orgulyo Ko, Baluwaan Ko!